Hi guys, good morning. For today's video, pag-uusapan naman po natin ay ang mga scammer. Okay, scammer alert po tayo ngayon guys. Actually, matagal ko nang gustong i-content itong mga about sa mga nangi-scam galing sa mga bank. Okay, pwedeng yan maging BPI, BDO, Union Bank. Actually, parang hindi ko yan masasabing scam. Wala naman akong land bank account. Sabi dyan, para patuloy daw akong makatanggap ng OTP, makipag-communicate ako. So, i-click ko yung link na naandyan, yung may yellow arrow yan. Yan ang wag na wag ninyong i-click guys. Yung yellow arrow na makikita ninyo, yung blue na link. Yan. Yan ang mga link ng mga scammer guys. Pag yan yung na-click ninyo, sigurado, mahahack ang inyong mga account. Hindi ko alam kung Facebook account or kung anong mga social media account ang mahahack sa inyo, even ang emails ninyo, kaya ingatan po natin na huwag tayo basta-basta magkiklik ng kahit anong link. Ako kahit sa email ko, nag-iingat ako, hindi ako basta-basta nagkiklik ng mga link dahil nadala na nga ako mula nung nahack yung Facebook account ko, dahil na rin siguro sa katangahan ko noon na nakapagbigay talaga ako ng OTP. Mahaba kasing istorya kung bakit ko naibigay yung OTP na yun, pero huwag po natin ang pag-usapan yon. Ang pag-usapan natin ay kung paano ninyo maiiwasan ang inyong mga scammer, okay. Just in case na meron kayong land bank or BPI or UB, just in case na tumama yung pagte-text nila, kasi number lang naman yung ginamit nila, no? Just in case lang, halimbawa meron akong land bank, hindi ko pa rin yan i-click. Kung talagang, halimbawa makipag-usap sa inyong scammer, mismo pumunta ka mismo doon sa banko ninyo. Pumunta kayo, wag na kayong manghinayang pumunta sa mga banko ninyo. Alamin ninyo kung nasuspend ba yung SIM card ninyo. Lalo na ngayon, sabi kasi dyan, diba, nasuspended daw yung SIM card ko. Wala nga akong land bank account. Okay. Ngayon, kung makausap ninyo yung scammer, sabihin nyo sa kanila na pupunta ka na lang doon sa mismong banko. Ngayon, kung i-insist nila na, kami na nga yung staff ng banko na nakakausap ninyo, di alamin mo kung anong tunay na pangalan niya. Sabi niya, ibigay mo sa akin yung tunay na pangalan mo at ako ang pupunta sa banko. Halimbawa, land bank. Pupunta ako sa land bank para alamin ko kung ano ba talaga ang status ng account ko. Malamang pagka ganyan yung isinagot nyo sa mga scammer na makakausap ninyo, titigilan na kayo niyan. Kasi doon nyo malalaman kung tunay ba talaga sila or legit pa talaga. Kasi wala namang bankong, walang banko daw itong tumatawag. Even sa email, actually sa email sila nagsisend ng mga gusto nilang iparating na messages. Minsan sa email na your bank is ganito yung status ng account mo, ma-expired na siya or ano tawag doon. Minsan nakaka-receive ako ng ganun na kailangan ko siyang i-update. So kailangan ko siyang pumunta sa banko. Papupuntahin ka nila sa banko talaga. Ganon. Kasi sa online banking naman, hindi naman nila yan basta-basta just in case na ma-hack nila yung email ninyo at nandun yung mabasa nila yung mga emails ng mga bank ninyo. Hindi nila yan basta-basta ma-hack dahil sa banko kasi, kapag nag-online banking ka, meron kang mga choices na sinasagutan dyan na ikaw lang ang nakakaalam. Kasi kapag hindi mo naman yun naibigay sa kanila, parang hindi matutuloy yung transaction. Parang ganon. Yun ang pagkakaalam ko, kasi minsan kapag mali yung naisasagot ko nga sa choices, hindi ako makapag-proceed. So, kaya lahat ng mga ginagawa ko sa online banking, sinusulat ko yun sa isang notebook para kapag na-encounter ko uli yung ganun, alam ko na yung isasagot ko. May mga choices talaga yan. So, yung mga scam na yan guys, iingatan ninyo yan. Basta wag na wag ninyo talagang pindutin or i-click yung blue link na yan, dahil dyan na magsisimula ang inyong kalbaryo at sigurado maraming mai-scam sa inyo or mahahack yung account ninyo. Hanggang dito na lang guys, marami pa sana akong gustong sabihin sa inyo about sa mga ganyan dahil sa dami kong na-encounter, kaya lang medyo mahaba na po itong aking video. Till next guys, thank you for watching.